Oo. Bakit may napakagandang bahay sa ilalim ng karagatan? Ito pala ang lugar kung saan nakatira ang magandang sirena na si Alma. Hmm? Siya ay may kapangyarihang lumikha ng magagandang perlas, kabilang ang 17 kulay na perlas na maaaring makapagbigay daan sa buhay na umunlad. Doon siya nakatira kasama ang kanyang tiyahin. Ah! Tiya! Bumalik ka na! Binili kita ng regalo na talagang magugustuhan mo. Salamat po! Tiya Rena, may tatanong po ako sa'yo. Sabihin mo lang. Malapit na ang kaarawan ko. Pwede mo ba akong hayaang lumabas dun sandali? Hindi! Talagang hindi! Hindi kita papayagang makalis dito nang walang pahintulot ko. Pero 17 taon na ako. Hindi pa ako nakakalis dito kahit isang beses. Delikado talagang mundo sa labas. Hindi sapat para protektahan ang sarili mo. Hahayaan kitang lumabas dun kapag kaya mo na. Pagdiriwang? Ano yun? Inimbitahan nila ang lahat ng mga sirena. Ibig sabihin, napakaraming sirena din dyan. Mukhang tuwang-tuwa sila. Pero bakit sabi ni Tia na delikado sa labas? Baka... Dahil sa pagtataka kinabukasan, nagpa siya si Alma na lumabas ng bahay nang hindi nagpapaalam kay Tia Rena. Paglabas sa malalim na tubig, talagang namangha siya sa tanawin sa pagsunod sa mga tagubilin sa pulyeto. Sa wakas, ay narating niya ang gitna ng karagatan. Lahat sila yung mga sirena tulad ko. Ang gaganda din ang mga damit nila. Gumawa si Alma ng ilang perlas para iipit sa kanyang mga damit para maging mas maganda ang mga ito. Gumawa pa siya ng korona ng mga perlas na isinuot sa kanyang ulo na may 7 kulay na perlas bilang pangkinang sa korona. Matapos makontento sa damit, tuwang-tuwa siyang pumasok sa lungsod at dumiretso sa kastilyo. Ang mga bagay sa loob ng kastilyong yun ay higit na nakakabigla sa kanya. Biglang tumabi lahat ng tao. Ang reyna ay mayabang na pumasok sa kastilyo mula sa labas. Ang sobrang laking korona sa kanyang ulo ay biglang ibinaba. Isang hagik-gik ang narinig na talagang kinagalit ang reyna. Agad siyang gumawa ng buhawi para pangayin ang mga tumawa sa kanya. Melanie, na may pinakamataas sa kapangyarihan. Poprotektahan ko ang buong karagatan. Lahat kayo ay dapat magpakita ng lubos na paggalang sa akin. Ang mga nangakas na pagtawanan ako ay ilalagay sa madilim na paitan magpakailanman. Opo, aming ginagalang na Rina. Nakakatakot naman ang Rina na yan. Babalik agad ako pagkatapos ng pigil. Nang komportable na ang reyna sa kanyang trono, nagsimula ang salo-salo. Lahat ay nagsaya at sumayaw ng sama-sama. Natuwa din si Alma sa kasiyasayang kapiligiran ng piging. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang 7 kulay na perlas ay napansin ng reyna. Ha? Tahimik niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na pumunta doon at hulihin si Alma. Habang nagsasaya pa rin siya sa piging na walang iniisip, nakapagtataka, may kamay na humilis sa kanya papunta sa isang madilim na sulok. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang hinahanap siya ng mga gwardya. Tia Rena! Bawal kang lumangoy dito! Bakit hindi mo pinakinggan? Gusto ko lang makita ang mundo sa labas. Bilis, umalis na tayo. Huh? Pero bakit? Bakit hindi mo ako pinakyat doon? Bakit ako gustong hulihin ng Rena? At sino ba ako?
hindi mo papaalam sa akin, hindi na ako babalik. Sa determinasyon ni Alma, kinailangan sabihin sa kanya ng kanyang tiyahin ng totoo. Sige, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ikaw ang anak ng huling Reyna. Si Reyna Melanie ay ang tunay mong tiyahin. Sa kabila ng pagiging magkapatid, ang iyong ina ay may kapangyarihang lumikha ng pitong kulay na perlas na maaaring makatulong sa karagatan upang mapanatili ang mga buhay. At si Melanie ay makakalikha lang ng nakakatakot na madilim na buhawi. Kaya ang trono ay binigay sa iyong ina. At hindi nasiyahan si Melanie sa bagay na yun. Sa araw na pinanganak ka, sinamantala niya ang mahinang kondisyon ng iyong ina. Kinuha ni Melanie ang iyong ina. Sa kabutihan pala, noong araw na yun, inilabas kita upang maghanda para sa seremonya ng pag-aanunsyo ng prinsesa para makatakas ka. Dahil tao ang tatay mo, kaya ibinalita ni Melanie sa lahat na dinala ka ng nanay mo sa pangpang para manirahan sa lalaking yun. At iniwan ang kaharian. At siya ang namuno sa kaharian para sa iyong ina. Alam ko hindi mapipinsala ni Melanie ang Reyna. Dahil kailangan pa niya ang pitong kulay na perlas upang mapanatili ang buhay ng karagatan. Kaya tahimik kong hinanap ang iyong ina. Sa wakas, kailangan ko na ang nanay mo ang nakakulong sa isang kuweba hindi kalayuan dito. Pero inutusan ni Melanie ang mga dikya na magbantay doon. Walang nilalang na makakalapit dito. At lagi niyang inilalagay ang susi ng pinto sa kanyang kwintas. Kailangan nating palayain ang nanay ko. Siguro magsimula tayo sa pagkuha ng susi na yun. Noong gabing iyon, ang anino ng isang reyna na may pitong kulay na perlas ay malumanay na lumalangoy sa buong palasyo na nakakuha ng atensyon ng mga gwardya. Sa pagkuha ng pagkakataon, mabilis na sumilip si Alma sa kastilyo. Sa wakas, nahanap na niya ang kwarto ni Melanie. Suot pa rin niya ang susi sa leeg nito. Marahang lumapit si Alma para kunin ito. Biglang nagising si Melanie. Oh, ang tagal na kitang hinahanap. Hindi ko akalain na ngayong araw na ito lalapit ka sa katapusan mo. Gusto mo makilala ang iyong ina? Matutupad ang hiling mo. Biglang sumulpot si Tia Rena para iligtas si Alma. Alma, tumakbo ka na, bilis! Kinuha ni Alma ang susi at mabilis na tumakbo palayo sa palasyo. Kasunod ang bilin noon ay agad siyang lumangoy patungo sa lugar kung saan nakakulong ang kanyang ina. Nang makita ang mga dikya sa kanyang harapan, ang mga gwardya ay mabangis na hinabol siya. Mabilis na nakaisip si Alma ng ideya upang maiwasan ang mga ito. Inihagis ni Alma ang mga perlas patungo sa dikya upang maakit ang kanilang atensyon. Nang makita ang nanghihimasok, agad siyang inatake ng dikya. Bigla siyang lumangoy na mabilis, dahilan para magbanggaan at magdikit ang mga gwardya at mga dikya. Para makasigurado, ginamit pa ni Alma ang perlas para gumawa ng ilang lubid para itali ang mga ito, kaya hindi sila makatakas. Matapos silang talunin, mabilis silang lumangoy doon para iligtas ang kanyang ina. Biglang mula sa likuran, isang mapagkukunan ng kapangyarihan ang lumipad patungo sa kanya. Pagkatapos, malakas na inatake ni Melanie si Alma. Ginamit ni Alma ang pitong kulay na perlas para itaas ang korales, na ginawang napakataas ng mga ito para harangan ang pag-atake sa kanya. Sa sobrang galit dahil wala siyang magawa kay Alma, ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang malaking buhawi na may ambisyong tangayin si Alma. Nang si Alma ay sisip-sipinan ng buhawi, nakita niya ang dikya na umaanod sa likuran ni Melanie. Agad na nakontrol ni Alma ang perlas at hinila ito palapit kay Melanie. Nawalan siya ng balanse at nahulog sa buhawi na siya mismo ang lumikha. Matapos talunin si Melanie, bumalik ang lahat sa kaharian tulad ng dati. Namuhay nagmasaya si Alma sa tabi ng kanyang ina. At syempre, hindi na niya kinailangang bumalik pa sa ilalim ng karagatan. Tatlong palaso na maaaring panain mula sa isang tira lang ang tumama sa gitna. Sa bayan ng Wonderland, maaari lang na galing ito sa muhusay na dalagang mangangaso na nagkangalang Alice.
Hindi lang talentado sa pagpana si Alice. Si Alice ay isa ring mabait na babae na palaging tumutulong sa mga tao. Dumidilim na, dapat umuwi na kayo ng maaga. Alice, pupunta ka na naman sa bahay ng kakaibang ginang na si May. Hindi ka ba natatakot na maging laruan sa kanyang mahika? Kahit medyo kakaibang itsura ni Ginang May, tinulungan niya ako nung may problema ako. Tinuruan akong gumawa ng laruan para sa mga bata, kaya hindi siya masamang tao. Noong nakaraang kaarawan ko, binigyan niya ako ng magandang kwintas. Ngunit dapat ka pa rin mag-ingat sa kanya. Huh? Ginang May, ayos ka lang? Ayos lang ako. Buti na lang at nandito ka. Tulungan mo akong alagaan ang bahay. Gagawa ako ng ilang trabaho at babalik ka agad. Pumasok si Alice sa bahay. Iniwan ng maayos ang kanyang gamit sa mesa at nagsimulang maging abala sa mundo ng mga laruan ni May. Alam niyang gustong-gusto ni May na mangolekta at alagaan ang mga laruang ito. Kaya ang bawat isa ay napakaganda at mukhang bago. Habang naglalakad si Alice sa lumang kabinet, bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay sa likod niya. May dalawang nahulog na laruan. Lumapit siya para tignan ito. Isa itong may napakagandang suot na laruang prinsipe at isang niyebeng halimaw na laruan. Huh? Naku, bali ang paa ng laruang prinsipe. Kailangan kong ipaayos ito para kay Ginang May. Maingat niyang ibinalik ang niyebeng halimaw sa istante at kinuha ang laruan ng prinsipe para ayusin. Huh? Parang biglang kumindat sa akin ang laruang ito. Sino yun? Paano? Gumagalaw ang mga laruan? Hoy! Tumigil ka! Natuklasan ni Alice na tumatakbo sila sa isang malapit na walang hanggang lawa na laging pinapaalalahanan ni May na huwag pumunta rito. Babalik na sana agad si Alice, pero nanigas ang buong katawan niya. Bago niya maintindihan ang nangyari, lumiwanag ang kanyang kwintas. Nagbuga ng pulang ilaw na tumama sa ibabaw ng lawa. At ginawa itong kumihinang na salamin at sinipsip siya rito. Huh? Saan ito? Ito ang kaharian ng salamin at ako si Prinsipe Black Rose. Oh, kilala mo ba ako? Ako ang laruan ng prinsipe na inayos mo. Oo, ito ang kasuotan at itsura mo. Kaya ikaw ang laruang prinsipe na iyon. Pero bakit ako nasa kaharian ng salamin na ito? Para magpasalamat sa pag-aayos sa aking binti, ninala kita sa aking kaharian sa pamamagitan ng walang hanggang lawa. Sana ay ayos lang sa'yo na samahan ako sa paglilibot sa kaharian. Maganda yan! Sumasang-ayon ako sa alok mo! Binisita ni Alice at Prinsipe Black Rose ang malawak na kahangahangang kastilyo. Habang umaakyat sa itaas, tumingin siya sa bintana at nakita niyang madilim ang itsura ng lahat sa labas. Dahil abala sa kakaibang eksenang iyon, hindi naging maingat si Alice na mabangga ng isang bata at tumatakbo palabas ng silid. Huh? Ayos ka lang ba? Bakit mo hinahayaan ang munting prinsipe si Red ang kapatid ko na tumakbo ng ganun? Alam mo bang may bisita ko? Patawad po! Sige, dahil nandito ang aking marangal na panauhin, hindi kita parurusahan. Napatingin si Alice kay Red. Takot na takot siyang nagtago sa likod ng yaya niya. Nakita niya ang batang lalaki na may hawak na pinta ng isang lalaki at may kakaibang itim at puti na mata sa kamay. Bata, ang litratong ito ay... Ngunit bago pa natapos ang pagtatanong ni Alice, mabilis na inagaw ni Prinsipe Black Rose ang larawan mula sa kamay ni Red. Hindi pinansin ang batang umiiyak at hinihingi ito at sinunog niya ito. Ibalik mo ang larawan ko! Dalhin mo si Red sa kwarto niya! Pagkatapos noon, magpapatuloy na sana siya sa paglalakad kasama si Alice nang makita niyang pinupulot nito ang piraso ng pinta at tinitignan siya ng may hinala. Mabilis na inayos ng Prinsipe Black Rose na kahit sa kanyang kapatid ang pinta, kailangan pa rin niyang sirain ito. Dahil meron itong masamang espiritu at malupit na niyebeng halimaw, ang kumitil sa buhay ng pinakamamahal na Snow White, ang kapatid nila Red, na naging dahilan upang unti-unting naging matigas ang ulo ni Red tulad ngayon. Kahit nung isang araw lang, inutusan pa ng niyebeng halimaw ang kanyang mga hukbo na duwende para salakayin ang kaharian ng salamin sa susunod na dalawang araw.
Sa makatuwid, si Black Rose at ang mga tao ay nataranta. Hindi alam kung ano ang gagawin upang iligtas ang kaharian. Matapos marinig ang kwento, nag-alok si Alice na tulungan si Black Rose na labanan ng halimaw ng niyebe upang maibalik ang kapayapaan sa lugar na ito. Maraming salamat! Pagkalipas ng 2 araw nang sumapit ang gabi, biglang naging makapal ang hamog. Nagsimulang lumakas ang hangin, dahilan upang tumagilid ang mga puno sa tabi. Sa likod ng manipis na ulap, lumitaw ang niyebeng halimaw, sumugod sa mga pintuan ng kastilyo at nakipaglaban sa mga sundalo. Gayunpaman, mula sa kawalan, maraming mga palaso ang lumabas. Tumingala ang niyebeng halimaw at natuklasan na si Alice ang tumitira ng palaso. Siya ay umungol, sinira ang mga depensa upang umakyat, sinadya upang salakayin si Alice. Walang oras para dumepensa si Alice at mabilis na napaatras. Inatake niya ang halimaw gamit ang kanyang punyal. Naghihintay ng pagkakataong tumalon upang kunin ang kanyang pana. Gayunpaman, kinaladkad siya ng halimaw pabalik at inabot ang pana at nabali ito. Tumakbo si Alice sa niyebeng halimaw para lumaban, ngunit hindi niya kayang pantayan ang kanyang lakas. Nang naisip ni Alice na papatayin siya nito, nakita niyang nag-aalinlangan siya. Pinagmasdan ni Alice ang niyebeng halimaw at natuklasan na ang kanyang mga mata ay itim at puti, na halos magkapareho. Ikaw ay... Halika dito, halimaw! Gayunpaman, sa kabila ng mga pinsala ng niyebeng halimaw, si Black Rose ay hindi pa rin makakalaban sa kanya. Habang ang niyebeng halimaw ay naglalakad patungo kay Black Rose na may dalang espada, tumingin siya sa paligid na takot at nakita niya si Red at ang yaya na nagtatago sa likod ng kurtina. Agad namang hinila ni Black Rose ang bata palapit sa kanya para takpan. Biglang guminto ang niyebeng halimaw. Red! Kuya! Sa pagkakataong ito, inagaw ni Black Rose ang espada mula sa kamay ng niyebeng halimaw at nilabanan siya. Sa sandaling iyon, sumugod din ang mga sundalo at nahuli ang niyebeng halimaw. Pagbabayaran mo ang buhay ng kapatid kong si Snow White! Prinsipe Black Rose, pakiusap, tumigil ka! Dapat mo siyang hatulan sa harap ng lahat ng mamamayan ng kahariang ito bukas ng umaga upang malinaw na masaksihan ng lahat ang gawaing ito. Alice, sinabi ko sa kanila na dalhin ang babuya sa'yo, kaya hayaan mong tamasahin ito sa sandaling bumalik ka sa iyong silid. Dinala ng sundalo si Alice sa kanyang silid at itinuro ang gintong mansana sa mesa bilang kanyang gantimpala. Pagkatapos noon, nanatili siyang nakatayo sa harap ng pinto hanggang sa nagkunwari itong may dalang mansana sa kanyang bibig bago siya umalis. Bakit ginagamit ni Black Rose si Red bilang panangga niya? Hindi ba nakababa ng kapatid niya yun? At saka tinawag ni Red noong mga panahong yun ang niyebeng halimaw na kuya. Tama? Kakaiba talaga. Anong nangyayari? Kinain itong mansana sa naging halimaw. Parang... Kaya dali-dali niyang hinanap si Red at saka sabay na pumunta sa piitan. Pagdating doon, nagkunwari si Alice na hinahanap si Black Rose at maayos naman silang nakapasok. Kuya! Red! Kaya kung kayo ay magkapatid, edi ikaw si Snow White? Tama, ako ang prinsipe Snow White ng kahariang ito. Naging niyebeng halimaw ka dahil sa gintong mansanas na ito? Ilang buwan ang nakakaraan bago pumanaw ang aking ama, ipinasa niya sa akin ang trono. Gayunpaman, labis itong ikinagalit ni Black Rose. Dinala ako ni Black Rose malapit sa walang hanggang lawa at binigyan ako ng gintong mansanas. Kinain ko ito nang walang pag-aalinlangan. Ngunit pagkatapos ay bigla akong naging halimaw ng niyebe. Sasamantalahin na sana niya ang pagkakataong ito para itulak ako sa lawa. Ngunit sa kasamaang palad, hinila siya pababa kasama ko. Aksidenteng nakita din ni Red ang eksena pero hindi niya kami nailigtas. Pagkatapos, naligaw kami sa mundo mo, naging laruan at pinulot ng mabait na si Ginang May. Hanggang sa araw na iyon, noong binuksan ng kwintas mo ang pinto pabalik sa kaharian ng salamin, sa pamamagitan ng walang hanggang lawa, maaari tayong bumalik dito. Ngunit sa anyo ng niyebeng halima, walang naniniwala na ako ang prinsipe Snow White at sinunod ang utos ni Black Rose na arestuhin ako. Naunawaan ni Alice ang lahat at mabilis na iligtas ang niyebeng halimaw mula sa bilangguan. Ngunit ipinadala na ni Black Rose ang mga sundalo para pigilan siya. Inutusan ni Black Rose ang mga sundalo na hulihin ang niyebeng halimaw. Gayunpaman, mabilis silang natalo ni na Alice.
Nang mahuli si Black Rose, nakita niya ang gintong mansanas na nahulog malapit sa kanya. Dali-dali niya itong pinulot, kinain at naging halimaw, naulo ng ahas sa harap ng maraming tao. Gamit ang kapangyarihan ng isang halimaw, agresibong tumalon si Black Rose patungo sa dalawa para atakihin at itumba sila. Nang itaas ni Black Rose ang kanyang espada para patayin si Snow White, pinigilan siya ni Alice. Ang kwintas sa kanyang leeg ay biglang kuminang na naglabas ng isang sinag ng kapangyarihan ni Black Rose. Nang iminulat ng lahat ang kanilang mga mata, naalis ang sumpa ni Snow White. Sinubukan ni Black Rose na tumakas ngunit nahuli siya sa huli. Masayang nagpasalamat si Snow White kay Alice sa pagligtas sa kanya. Ngunit biglang kuminang ang kwintas ni Alice at ibinalik siya sa totoong mundo. Nagising si Alice at nakita si May sa tabi niya. Sinabi niya kay May ang buong pangyayari. Isang laruan na kayang maglakad at magdala sa iyo sa kaharian ng salamin sa ilalim ng walang hanggang lawa. Tama! Tinulungan ko rin si Prinsipe Snow White na labanan ng kanyang masamang kapatid, sirain ng sumpa at magdala ng kapayapaan sa kaharian. Bakit nandito ang mga laruan? Hindi ba bumalik na sila sa kaharian ng salamin? Alice, siguradong nagsusumikap ka kaya binigyan ka ng Diyos ang napakagandang panaginip. Siguro nga. Sige, pupunta ako sa kusina para magluto ng hapunan. Masayang pumasok si Alice sa kusina. Iniwan si May na tahimik na nakatingin sa bintana na naglalabas sa magandang pulang ilaw sa kalangitan. Umiling-iling at pagkatapos ay pumasok upang magluto ng hapunan kasama si Alice.